Ang luha ay hindi basta-basta papata kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabi niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at kumuha ako ng paraan. O tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo ay namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papata kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, ano? That God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin, o yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya, dahil ako siya ganito, ah, ganun ba? Hanggang doon lang, parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba, para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelyang ng mga luha nating yan? Sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at kumuha ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabay niya sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, o tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mong ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo nabubuksan
hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you, ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan nyo ang ating mahal na ina. Namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya. Hinimatay siya. Hindi! Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo, hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Eka, masyado kong sinaktan, patatawarin ko lang? Ganun lang yon. Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagpapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw. Upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagpapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, singgil sa pagpapatawad, na dapat nating mayakap. Kaya mo, kaya ko. Kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya, sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos, ekstrang lakas galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay in-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo pa
gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya maluloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo kahit may differences, nag-aaway-aaway tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation eh, diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo eh. Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo. Pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo, sa gayon mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi, ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo! Hindi lang tayo basta kapwa-tao, magkakapatid tayo sa langit. Magiging puro talaga magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa, ito yung anak ko sa lupa, ito yung nanay ko sa lupa, pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganun tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinakta ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante, kasi malakas ang kutob ko, kaya ko eh. Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihigante, yung alam mong kaya mo. Hindi yung paghihigante ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghigante, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismosa, mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo, ha? Kapatid, basta kapatid, huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi ka dugo, basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba ako naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na. Siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Wag. Ayaw mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali eh. Hanggang sasabihin sa akin ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala eh. Basta huwag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Huwag na huwag kang magsosorry. Lapitan mo lang. Tapikin mo lang. O na mahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo. Grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo, pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo, natutuwa. Kaya pansinin po ninyo,
nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na para bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama kung ayaw mong patawarin ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya? Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak niya. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.